Good day guys! Welcome back to my YouTube channel. And ayun, for today's video, nandito tayo ngayon sa Mega Mall kasi meron kaming importanteng bibili na which is yun yung exchange gift ng company nila. And kailangan namin bumili ng towel. Tsaka, actually nakabili na kami ng basurahan last time pero ngayon, yung following na lang na kailangan niyang bilhin para ma-meet niya yung 1,000 pesos. And ayun nga, medyo nagkaroon lang ako ng konting problem kanina sa pag-upload ng aking vlog. Pero okay na yung vlog guys. Alam ko na medyo magulo kasi may ilan sa inyo na napanood nyo na agad pero bigla nawala. Kasi ang reason behind that is nagkaroon ako ng copyright claim na which is kailangan ko siyang matanggal kasi yun yung way para hindi ako magkaroon ng record sa YouTube and mas mabilis akong enable sa monetization. Kaya yun yung iniingatan ko. And especially para din to sa mga aspiring YouTuber na hindi kayo makakuha ng copyright claim or wag na wag talaga kayo makakakuha ng copyright strike kasi yun yung delikado. Yung claim pwede pa kasi adjustable siya by music kasi yung music ko kanina is meron akong nagamit na hindi pala siya pwede sa vlog or hindi pala siya pwede gamitin ng music eh hindi ko siya nalagyan ng credit kaya ang nangyari ayun nagkagulo-gulo and siguro mga 6 times ko atang nire-upload yung video and nire-edit tapos loading kasi tinitignan ko mabuti kung ano yung reason kung bakit ako nagkaroon ng copyright claim pero nevertheless yun lang yung naging problema ko for this day and meron pa pala akong report na kailangan tapusin by tomorrow sakto Friday na Friday di ba pero after ko siyang tapusin saan ba? Ah okay sa Saturday na yung video shoot sa BGC pero not sure kung saan BGC or somewhere sa may Pasay pero kailangan ko na siya magawa para by the end of the year meron na akong panibagong intro dito sa aking vlog and ayun so far update lang dito sa may mall ito ako nakikita nyo na dito sa likod ng mga duvet cover ng kama kasi kailangan niyang bumili ng panibagong ganun para naman mas comfortable sa pagtulog and sa pag-iga. Ayan, ito talaga yung mga nagpapalakas sa akin tuwing pumupunta ako sa mga malls and especially dito sa SM Department Store. Yung mga furniture niya katulad na itong dining table, tapos yung mga kama set, and ito, mga towels. 1 hour later. Ayan, di na ako nakapag-update kanina habang nadudun kami sa Mega kasi nabisi na rin kami sa aming dinner. Pero kinain lang naman namin is chicken palabok, tapos ayun, some sundae. And buko pie. So dito muna kami ngayon sa 7-Eleven kasi bibili muna ng coffee and bibili muna ng hot choco. So ayun, ay update nga pala kanina, hindi na kasi ako nakapag-vlog pero kaninang morning maaga kami nagising mga around 7 o'clock kasi nga rabies vaccine namin yung mga dogs. Yung mga dogs talaga namin na malalaki para din sa kanilang safety. And guys, abangan nyo kasi hindi lang yung mga puppies yung alagaan natin for this time. This time, tatanggalan ko ng mga garapata. Yes guys, garapata. Yung mga malalaking aso namin kasi guys, nakakaawa. And gusto ko mabago yung kanilang lifestyle bago matapos yung taon. Favorite bilhin dito sa may 7-Eleven, itong kanilang Vita Milk. Actually, gusto ko rin itong Choco Shake pero ayoko na masyadong matamis. And siyempre, may mas tatamis pa ba dito kung di itong double choco shake. Ayun. Pero this time, ito yung kukunin ko. Ito yung original taste ng vitamin. Okay, we're home. And ayun, medyo... Ay, teka nga, oras na. And it's already 8:18 na ng gabi. And ito, ito lang yung nabili ko. Yung vitamin kanina sa may 7-Eleven. Tapos, yun lang. And ito, ito ko sa inyo kung ano nangyari kanina at kung bakit nga ba ako gustong tumulong sa mga aso ngayon. Especially kung bakit gusto ko baguhin yung life ng mga dogs namin. But for now, kailangan ko munang
pumasok sa loob. And ito, yung sistema dito ngayon is kailangan meron kang card. Actually, we have a passcode, pero kailangan meron kang gatong card. Just the top here. And then, ayun, open na siya. So, ito yung nabili namin. Ay, ang dilim. Ito yung nabili namin before sa Yali ba yun o sa Yale. Pero, ayun. Ang tagal din ang inabot bago siya nakabit. Come on, pasok na tayo. Ayun. Ayun, all set na. And tapos na ako maligo. So, ayun. Ito na naman ulit yung aking jacket. Kasi, ito yung comfy akong gamitin and hindi ako hassle. Tapos pag matutulog, gustong gusto kong naka-hoodie kasi nga dahil nga sobrang lamig dito, hindi mapigilan. And guys, may share lang ako sa'yo kasi nito mga nakarang araw, ang lakas kong mag-mayrae and hindi ko alam na ganito pala yung effect sa aking skin. Ayan, di na bibigyan ng justice sa kam kasi dito sa aking joints, ayan yung dito, yan, 1, 2, 3. Ayan, tatlo yan, para siyang may sugat and parang may katikati. Tapos dito naman is parang may allergy. Tapos same as dito sa aking left hand na meron din ito, tsaka ito. Tsaka yung dito meron din sila. And ayun, na-share ko lang kasi hindi ko rin alam kung bakit. Pero ayun, na-share ko na to sa vlog before na I'm currently taking a vitamin E. Ayan, hindi ko alam bakit kaya ganyan yung itsura? Pero baba ko muna kayo. And then, ito, share ko lang pala yung aking bagong binili kahapon sa May Watson na itong KB Rose Hips. Ayan siya. Merong variants na white and meron ding variants na yellow or para siyang, should I say, para siyang orange. Pero ano lang naman yun. Huwag kayo magugulat sa loob kasi kami kahapon, nagulat kami. And yung isa pala, it contains... Ano ba yung isa? Ano to? Basta. Basahin nyo na lang guys. Parang alam ko kasi ito, itong white is, ito talaga yung gluta. Tapos itong orange na to is, ito yung rosy something ganun. So going back dun sa aking sinasabi kanina, bago ka, yung time na pumasok kami dito, so yun, nahahappy ako kasi itong mga nakarang araw nahihilig ako sa pag-aalaga ng aso. And alam niyo naman na simula pa lang nung nanonood kayo ng aking mga first vlog, hit na hit ko yung aso. And then ayun, yung cycle ng nabili ko nga si Tootsie and then pumansok nga sa buhay namin si Feli, tapos si Toby. Ayun, doon na napalapit yung loob ko para sa mga dogs. Naiirita ako sa... Ayan, yung cam kasi, gusto ko kasi medyo mababa siya ng konti. Pero para kayo nakaganon na dapat nakaganyan. Pero, okay na yan. Ayan. Yun nga, going back, and pasensya na sa akin, kutsu po yung nabuhok. Yun, going back is, ayun, hindi ko alam kung bakit ko na ano yun. Although, may mga times na naaalala ko yung mga dogs ko before. Pero kasi, naisip ko rin yung mga aso namin sa bahay na hindi sila nabibigyan ng tamang atensyon, hindi sila nabibigyan ng proper care mula sa kanilang mga amo, na which is kami nga, si Mami, si Daddy, si Pao, tapos yung si Doy, si Isha. Ayun, siguro it's time na to pay back para sa mga years na nagsilbi sila sa amin. Ayun, muli na naman akong namatay kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa phone ko, pero alam ko lang kasi is full na siya. And then going back sa pinag-uusapan or sa sinasabi ko kanina, ayun nga, siguro kung mag-aalaga tayo ng especially ng mga aso, kasi sa mga pusa talagang wala tayo magiging masyadong problema sa kanila kasi independent sila na hayop. Pero ang dogs kasi, para sila talagang baby. And napatunayan ko yun sa mga puppies na inaalagaan ko na sobrang cute. And ayun na nga, atayin nyo lang yung mga vlogs guys kasi hanggang sa makarecover yung mga dogs namin mula sa ganapata. Pasensya na, pasintabi sa mga kumakain, pero ipapakita ko po sa vlog para alam nyo na, para may idea yung iba, paano nga ba alisin or kung ganun yung situation ng dogs, paano nga ba nyo sila i-handle. And ayun, kanina na putol kasi mga around 7, ayun, may free vaccine kasi sa barangay, kaya pinavaccine namin si Pauchin pati si
crinkles. Inayon kailangan nila. Si Sam kasi, yung nanay nung limang tuta, bawal pa kasi siya kasi kapapanganak pa lang. Pero soon, baka siguro tomorrow, hindi ko alam kung masimulan ko na yung isang dogs or lahat sila matanggalan ng kuto. Pero cross fingers na magawa ko yun. And ala, medyo nahihilo na. Pero di ba pala kuminom na itong KB? Basta guys, pagbibili kayo ng KB, meron siyang 30 tablets. 30 means pang 30 days nyo siya kasi total neto talaga 60. Pero nga, kailangan mo siya i-take. Kailangan mo i-take itong dalawa na to ng sabay. Or ikaw, depende sa ipi. Pwedeng yung ito munang color sa morning, tapos itong white sa evening. Pero ako kasi tuwing gabi lang ako uminom. Gusto ko, pinagsasabay ko na sila kasi mas convenient yun. And syempre para pag natutulog na. May times kasi na pag pa-isa-isa inom, hindi na ako nakakainom nung susunod pa kasi nga nakakalimutan or kung minsan tinatamad ng tumayo. Para ka lang umiinom ng plastic na capsule kasi wala siyang lasa. Not unlike the Myra E and the other vitamins na meron. Especially yung vitamin E ng Myra E. Gusto ko yung lasa. Inatutuwa ako sa kanya kasi ang sarap niya. Pero yun nga, siguro ito nga yung cost na sobrang siguro ko sa vitamin E. Kasi nagtitake ba naman ako ng dalawa sa morning tapos dalawa sa evening. Kaya itutuloy yung resulta. Ayan, di nabibigyan ng justice kasi madilim. Pero ito siya, may sugat dito tapos may sugat din dito. And ayun lang, dito ko na-end yung today's vlog. And don't worry kasi mapapanood pa ako tomorrow. So, good night guys! The next day. Good morning guys! Ayun, welcome back to my YouTube channel. And sobrang stress. So, ayun, dapat gagarapatahan ko yung mga dogs namin. Tatalis ako silang garapata. Pero, pinili ko na lang muna na mag-consult muna sa doktor ng mga aso, which is a vet. And nagtanong na rin ako kung magkano yung mga vitamins and kung ano yung mga vitamins na dapat nilang i-take. So, kasi ang dami talaga namin errands this day. Like kanina, nagpa-xerox, tapos nagpa-photocopy, then mamayang hapon, kailangan namin tumukos sa gluta. And ito, hindi ko alam kung nakikita. Ayan, kung nakita yung mga black-black, ayan yung sinasabi ko kagabi guys na mga nangyari sa aking kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero ayun. And ganyan, nandito kami sa Jollibee. So, waiting na lang ako sa order namin sa baba kasi medyo nagugutom na rin. And medyo talagang nahaggard kami kanina. Like, anong oras na? Di pa kami nakakapag-breakfast. Di pa kami nakakapag-breakfast, actually. And it's already, 12:09 na. Ayun, kakatapos na namin kumain sa Jollibee, nakauwi na kami. Actually, hindi pa to yung time na magsistay kami for a long hours kasi kukunin lang yung mga vitamins tapos kinuha namin tong dineliver kanina. And guys, napakabait ng mga guards dito sa apartment kasi di ba nga may delivery. Tapos yung delivery namin, hindi siya nag-accept ng GCash. So definitely kailangan cash. Nagkataon na kakaalis pa lang namin kanina nung dumating siya kaya ayun, napilitan ako makiusap dun sa guard sa lobby na bayaran muna and sobrang babait. Guys, so unbox muna natin pero for now, kailangan ko muna kayo ilagay dyan. Ayan. And ito siya. Ang nakita ko kasi sa aking phone is yung tripod. Pero sana tripod siya. Pero kasi kapag nung itong hawak ko siya, ayan yung itsura pabak. So definitely, paano siya mabiging tripod? Pero let's see, baka naman masyado lang ako nag-overthink. And it costs 477 pesos. Ayun siya. So, open ko na. And ito, Ano to? Pasensya na guys kasi ang akala ko talaga, although ang nakalagay dito kasi sa picture, ayan, tripod. Gustong-gusto ko pa naman tong ganito na ulanzi na tripod kasi napaka convenient siya and napaka-compact niya dalhin. Pero ang dumating. Tingnan nyo naman guys ang dumating. Ayan. Battery charger. Although magagamit din naman namin ito kasi pero hindi nga lang ako yung typical na person na
gustong-gusto nag-charge ng battery, kaya definitely hindi namin siya magagamit and hindi ko rin siya mapapakinabangan. And guys, mali talaga yung dumating. Pero check kung i-chat yung seller. Ayun, isa sorry na lang. And ayun. On the way na naman kami sa vet clinic kasi bibili na kami ng vitamins para dun sa dogs. And dito siya sa tapat ng Silk, yung Pets Avenue ba yung basa? Pet Avenue. Somewhere dito sa may, ang pinaka landmark nyo, harap siya ng Silk Residence. Hindi kayo tatawid guys, sa gilid lang, gilid ng Pag-ibig Fund. Pet Avenue, ayan siya guys. Veterinary Services, Pet Grooming, and Pet Supplies. And hindi dyan na sa video yung kanilang mga contact details. Ayan guys, ito na yung tatlo naming aso. Actually, napainom ko na si, ito si Crinkles ng vitamins. And ito, si Pouchy, napainom ko na rin siya. Si Sam, hindi ko mapainom kasi bagong panganak. So, hindi pa siya naturukan kahapon ang rabies. Pero itong dalawa, ayan, cute. And ayun. And dito sa side na to, ito yung area kung saan sila madalas na nakatambay or nakahiga. So, yan, nilinis ko muna. Pero soon, hindi na sila dyan higa. Pero for now, need ko muna magugas ng kamay kasi nawakan ko sila. And ayun na, bye-bye. Bukas ulit. Okay, nasa ibang setting na naman tayo. And dito tayo ngayon sa may Green Hills kasi meron kaming bibilin na bag. Sana mabili na namin yung bag kasi kahapon pumunta rin kami dito. Nagtingin-tingin kami ng bag. Pero yung satisfaction na gusto namin parang dun sa bag, hindi namin nabili. Kasi wala, hindi ko alam, parang medyo naumay kami. Pero ayan, it's already 3:40 na on the clock. And dito na rin kami mag... late lunch. Magla-lunch lang kami ng siomay tapos good to go na. Nandito na nga kami sa car and ayun, ayusin ko lang kayo. Ayun, medyo sumasang-ayon yung spot pero uso ko muna tong face shield para may kakapitan. And ayun, natuloy na nga yung matagal na namin gusto na makabili ng bag. So ito siya. Actually, ito yung bag na nabili ko. Ay na may nangyari sa camp. Pero ito yung ano ba? Ayan, i-sandal ko muna kayo kay Groot para hindi kayo mahulog. And ito yung nabili kong bag. Ito siya guys. LV siya na belt bag na color black lang yung dyan sa ibabaw na leather. Tapos leather din dito. And then may naka, ayan, may nakalagay dyan na leather din na black na may nakasulat na LV. Tapos, OM. Ito, binigay na lang to sa amin. Ito palang LV na to. Nabili ko siya for 2,000 pesos, ayan, with paper bag na dilaw na hindi mo alam kung saan nang galing yung pagka-yelo, hatang fake na fake. And itong kanyang purse na it cost 250 na lang kasi ang naging total bill is 4,500. Tapos ayan, itong purse meron siya, medyo na ano lang ako na, ayun, hindi ko lang siya masyadong alam kanina kasi ginaganto-ganto ko siya. So akala ko mabubuksan dyan. Mabuti na lang, ginaid ako ni ate para iangat lang. Ayan, i-atras, tapos i-pasok na ganyan para mag-fix siya. So, ito is parang 200 na lang. Tapos, meron din siyang, ayan, LV dyan. And, pagbukas, ito, meron siyang kasamang, ayan, kaartihan na papel. Tapos, ayan, wala na. Nothing special naman. Meron lang nakalagay dito sa loob na Louis Vuitton, made in France. Tapos, dahil nga fake siya, ayan, meron siyang, ay, wala pala siyang code. So guys, hindi ko pinapakita yung vlog na to para i-promote yung mga fake items. Gusto ko lang ipakita talaga sa inyo, nothing special, pero ayun. And ito, actually, ito yung paper bag na kasama niya. And ito, ito siya, nilagay, ayun. Itong belt bag, meron siyang libreng dust bag na ganyan. Yung color niya is, caramel white, tapos meron lang dyan nakasulat na Louis Vuitton na color blue. And then ito yung aking bag na lahat ng gamit ko itatransfer ko na mamaya dun sa belt bag. And bumili din siya netong Dior, ayan, cup. Okay, ayan, meron pang pampaganyan si Dior, no? Yung para mukhang makatotohanan, tapos ganyan. And meron siyang mga receipt, ayan. And ito, meron siyang card, I think. Yes, meron siyang authenticity card. Ayun, authenticity card. And then, ito yung cup.
Ayan, ito yung cup na Dior na ang pinagpipilian niya kanina is yung LV na blue na denim. Sabi ko, hindi pwede yun kasi blue na nga siya, tapos denim pa. Tapos pag naka-colored shirt or colored shorts ka pa, parang sobra-sobra na yung pagka-colored. Pero ito kasing Dior, although same as LV, marami rin siyang tatak or hindi rin siya nahuhuli. Kasi once na makakita kayo ng ganito, alam nyo na Dior kasi D tsaka R something. Ayun, ito yung pinili niya. So ayan yung cup. And last is ito yung Balenciaga na nakalagay dito sa stripes na red tsaka white na bag. Tapos ito na mismo yung bag, guys. Ito na siya, yung black na Balenciaga. Ayan. And ito, it costs 1,250. Ayan na siya. May nakalagay lang dyan na Balenciaga. Tapos Balenciaga din sa likod. Tapos yung strap, ganito yung color ng kanyang strap. Ayan. Baliktaran siya, merong Balenciaga. Ayan. And ayan, meron pa siyang ayan dyan, something dyan ng papel na hindi ko alam. Ayan, may nakita kayo mga clips sa Chendesitas. And mamaya guys, pag uwi ko, papakita ko naman sa inyo yung mga magagandang pantulog na nabili namin. Actually, yung akin, sobrang perfect nun. And sobrang neutral yung color. At kung mapapansin nyo, nasa parking na naman ulit kami. And this time, wala na kami sa Chendesitas. Nandito naman kami ngayon sa SM Pasig. Ang gagawin namin dito, kakain lang siguro tapos magpapahaircut. Kasi meron akong na-discover na bagong magandang haircut. Actually, nakita ko to sa isang influencer. Hindi naman sa gusto kong gumaya, pero gusto ko na subukan yung faded, tapos straight cut yung ahead jet. Kasi ako pag nagpapa-fade, ang gusto ko sa buhok, yung talagang fade, hindi yung pinakikitang harsh edges dyan na guhit. Pero hindi ko alam, subukan natin kung maganda yan. And ayun guys, naka-uwi na nga pala kami dito sa bahay and di naman halata pero kakatapos ko lang maligo. So ayun, pakita ko lang, ito yung binili namin kanina sa Chendesitas dun sa May Pasig. Itong pantulog na to na black, tapos ayun, may konting design lang siya dyan na white, tapos may mga butones. And ganyan siya, ganyan yung itsura niya. Ayan, all black, pati yung kanyang pajama, silk siya, yung tela niya silk. Kaya ako siya nagustuhan. Actually may ibang color pala dun. And ang color na nadudun is violet blue. Kaya lang di ko naman trip. At pakita ko lang sa inyo itong playpen na binili namin sa Lazada ng 434 pesos. Sana nga playpen siya kasi ayan, para to sa mga puppies na nadudun sa bahay. At napainom ko na pala ng vitamins yung mga aso na malalaki kanina. So tomorrow ulit kailangan silang painumin, so araw-araw. And buksan ko na sa inyo kasi lalabas kami, may importante na kami asikasuhin. And ayun, good to go na. Ayan. Ha? Ganun? Para siyang ano guys, hindi eh, kasi pang aso. Yes. Sabi ko na, alam mo bakit ganun yung mga order na dumarating? Parang, bakit ganun yung dumarating? May yung isa kanina, mali. Tapos, ngayon, mali na naman ulit. Pero, parang siyang ano, ito siya. DM plastic storage cabinet. Ayan, yung dumating. Ayan, yung dumating. Akala ko pang dogs. Pero, sige na nga, buksan na nga natin. Ay, medyo nakaka-disappoint lang. Bakit naman ganun? Actually, hindi naman si Lazada yung may fault. Ang may fault talaga dito is yung seller. Pero, actually, hindi naman kasi namin talaga kailangan ng ganito. So, paano siya? Folding cabinet. And, ayun. Ayun, may nalaglag pa nga, diba? Ito yung kanyang parang mga pangkapitan. And, meron siya dito. Ayan. Hindi siya playpen guys eh. Cabinet ang dumating. Although,
Gustuhin ko mang gawin siyang playpen para dun sa mga puppies ko. Hindi pwede. Ay! Wait. Parang pwede siya, no? Parang pwede. Parang pwede siyang i-arrange ng playpen para sa kanila. Oo, pa-square nga lang. And ayun, sige na, pwede na natin pagsigaan. Pero kanina talaga guys, sa Chendisitas, ang daming pet supplies doon, grabe. Sa mga dog lovers, sa mga cat lovers, sa mga animal lover dyan. Ayun, magugustuhan niyo yung place na yun. Kasi para kayong, shit, sobrang daming mabibiling mga cage. Tapos may mga aso din, may mga husky, may mga bulldog. And ano pa ba? So nothing special about na sa binili namin kanina sa 7-Eleven. Actually, wala na siyang laman. And ayun lang. Tara na. Good night, everyone. Bye-bye.